Mga tropa, magandang panghali sa atin lahat. Sana nasa mabuting kalagayan kayo. Kung saan man kayo sulok ng mundo, magandang tanghali sa atin lahat. At gusto ko lang namang ikwento yung mga laging karanasan ko din sa buhay. Tulad nung in-upload ko yung napanood ko na video ni Virgilin na tungkol sa tatay niya na pinabayaan sila noon, at ganun din ang naranasan ko. Huli kaming nagkita ng tatay ko, nasa mga 9 years old ako, at ito ngayon, tanda na ako, 50 plus na ako. So, hindi na rin kami nagkikita. At na nag-garuga sa akin yung naging stepfather ko. Pero eto ngayon, wala na rin sila. Ayung mama ko. Yung tunay ko talagang tatay, di ko alam kung buhay pa ba siya, kumusta na rin ba siya. Para pong naalala ko nung napanood ko yung video ni Virgilin na in-upload ko nga, inuulit-ulit kong pinapanood, parang yung naranasan niya, yun din ang naranasan ko. Kaya grabe talaga pagka inabando ka ng sarili mong tatay, sarili mong magulang, ang hirap. Kaya eto, siyempre yung nag-aruga naman sa akin yung stepfather ko, pero hindi ko feel talaga na siyempre kasi ba talaga yung totoo mong tatay. Yung mama ko din, pinagmalupitan din ako noon, grabe. Mas priority nila, mas priority niya yung pangalawa niyang pamilya. Yun. At ako, pinagpasapasahan ako ng mga tiyuin ko. Inampun-ampun ako nila sa ng lolo ko. Tapos, pinagmamalupitan din ako ng lolo ko. Tapos, ginawa na naman ulit ako ng tiyuin ko. Tapos, nung siguro na na-realize na ng mama ko na siguro kailangan niya rin ako sa mga bang buhay siya, kinuha niya ako doon sa tito ko. Kaya so, ayun. So, doon ako ngayon nagtagal sa mama ko hanggang sa ngayon. Wala na siya. Yun ang iba talaga. Kasi mama ko, para lagi rin tuwing mainit din palagi ang dugo sa akin. Siguro nung dahil niya, dinamay niya siguro ako sa paghiwalay nila ng tatay ko. Kaya konting pagkakamali, ayun, puro palo na lang talaga. Inabot ko dun, grabe. Napakalupit ng mama ko. Ito lang. Kaya ito ngayon yung gusto kong makita yung papa ko sakaling buhay pa siya. So, di ko alam kung saan ko hanapin. Kaya, sana naman, nasa mabuti pa isang kalagay ko sakaling buhay pa siya. Sakaling wala na, ang gando na lang talaga. Ngayon, siyempre, yung pangalawang pamilya ng mama ko, mas priority niya yung kaysa sa akin. Kaya ako, ang inabot ko is elementary lang. Wala ako nakapag-high school kasi nga, siyempre, yung iba eh. Iba yung pakikitungo ng mama ko kaysa sa akin. Mas priority talaga yung mga anak niya. Pero, eto, kahit na papano, kahit na elementary lang yung inabot ko, sa awa ng Diyos, alam ko naman na nandyan yung
Panginoon na gumagabay sa akin. Kahit pa paano, hindi naman ako naging pabigat sa mama ko nung nabuhay pa siya. At ito ngayon, andito ako sa Maynila. Kahit pa paano, mayroon mga kusimpleng tirahan. Paano? Ito naman yung aking napundar. Kaya maraming salamat din kay Lord na sa gabay niya, binigyan niya rin ako ng lakas na loob na pagpatuloy ang buhay na walang pamilya talaga na maayos. Iba kasi talaga yung kapiling mo, yung tatay mong original. Kasi doon ka rin umuhugot ng lakas. Pagka yung nanay galit. Ako, ito naman, aaminin ko sa inyo. Nagkaroon ako rin ng pamilya, pero nagkahiwalay kami, pero hindi ko pinabayaan mga anak ko. Never kong pinabayaan yan. Kaya talagang ganun lang talaga siguro. Hindi tayo perfecto. Ang sa akin lang, maghihiwalay na yan, mag-asawa. Natural lang yan. Basta, kung ano man yung may mga anak kayo, huwag ito babayaan. Yun naman talaga yun ang kailangan. Mga anak natin yan eh. Hindi dapat natin pinapabayaan yan. Kaya, sa kwento ni Virgilin na in-upload ko, napapanood ko sa video bago ko in-upload din sa channel ko, napapaluha ako. Kasi yun din yung kwento niya. Sa buhay niya na ganun yung papa niya, iniwan din sila. Ganun din ako. Ganun din ang nangyari sa buhay ko. Kaya same lang kami ni Virgilin. Kung ano yung kanya, ganun din ako. Kaya si Virgilin, ayun, naging successful rin siya. Kahit na wala siyang walang tatay na nag-aruga sa kanya, andyan pa rin. Naging matatag pa rin siya. Ako naman, laban lang. Ano naman siya? Taguyod ang buhay. Dahil yun talaga yung eskapalaran eh. Yun lang po. Sana yung mga magulang, mga tatay dyan, mga nanay dyan, huwag naman sana ninyong pabayaan yung mga anak ninyo. Kung sakaling ganun din ang nangyari na kaiwalay-walay kayo, sana andyan pa rin yung pagsuporta, yung pagkikita. Minsan, yun naman talaga. Okay po, yun lang po. May salamat.